Usually, ito yung nagiging cause kung bakit tayo nagkakaroon ng guideline strike sa ating YouTube channel. Papasalamat muna ako kay Boss Rocky Tingikan sa pag-promote ng aking YouTube channel kanina sa pagtambay ko sa kanyang live stream. Magpapasalamat din ako sa mga legit na nagsubscribe sa aking YouTube channel. And Hin and Troco! Kay Supergirl! Amelia Lin Taiwan 2! Lons TV! Kyrie Vlog! Hasna Onding! At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please do like, comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga videos. Dapat mong tandaan na once nagkaroon ka ng tatlong strike within 3 months, ay maglalaho na lang ng parang bulang yung YouTube channel. Mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo, as in mabubura yung iyong YouTube channel kay YouTube. Kaya dapat iwasan mo magkaroon ng tatlong strike within 3 months. Kung magkaroon ka man ng isa, dalawang strike ng sunod-sunod na buwan at di mo pa natatapos ang 3 months, alalay mo na sa pag-upload or stop uploading muna. Antay mo muna ang 3 months para po mag-zero yung iyong guideline strike. Isa sa common cause kung bakit tayo nagkakaroon ng strike sa ating YouTube channel ay ang pagkuha ng YouTube video galing sa ibang YouTuber. Na pag ikaw ay isang YouTuber, magkaroon ka ng sarili mong content at dapat po ay original video, sarili mong video at hindi ka dapat kumuha sa iba. Lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang sa YouTube at wala pa masyadong idea, kumukuha po sila sa mga Creative Commons. Iwasan niyo po kumuha ng mga videos or music sa mga Creative Commons dahil sa Creative Commons, nasa setting lang po yan, pwede po nilang palitan yan. Once na napalitan po nila yan, 50-50 na yung channel at pwede ka makakuha ng strike. Isa rin sa mga naaapektuhan ng guideline strike, yung mga gumagawa ng mga reaction videos. Napalabas nila sa kanilang screen yung video kung saan dun sila nagre-react. So, iwasan na po natin yun dahil marami na po ang mga nawalang YouTuber or nawalang mga channel dahil sa paggawa ng mga reaction video. Kung kaya nyo mag-react na walang kasamang mga video from other YouTuber, then go, push mo yan. Basta huwag ka magpapakita ng kanilang video sa iyong screen dahil matitrace po yan ni YouTube at may possibility na mawala yung iyong channel or baka makakuha ka ng strike. Para naman sa mga small YouTubers pa lang at gumagamit ng mga app para makakuha ng maraming views and subscribers, at doon ay nanonood sila ng mga YouTube videos from other YouTuber para maka-earn sila ng mga credits or coins. Kapag in-screen record nyo siya or na-record nyo siya, make sure na takpan ninyo yung video or blurred ninyo para hindi makita ni YouTube. Isa rin po yun sa mga nagiging cause kung bakit tayo nakakakuha ng guideline strike. Iwasan rin po natin na mag-upload ng mga videos na may halong karahasan at sexual, lalong-lalo na yung mga nagpapakita ng mga masiselang bahagi ng ating mga katawan. Dapat lagi natin gawin na i-check yung ating channel dashboard sa ating YouTube studio. Every time na mag-upload tayo ng ating mga YouTube videos, always i-check ninyo yung inyong mga restrictions sa inyong YouTube studio. Yun lang po at maraming salamat.